Hi, good afternoon po. Nandito po ako ngayon sa Intramuros, Manila. Guys, bago po ako nagpunta ng Baluarte de San Diego Garden, ay nakita ko po ang isang artifact. Ayan, bago po naging artifact yan, yan po ang equipment o armas na ginamit ng panahon ng Kastila. Ayan, sa ngayon ay naging artifact na po ang equipment na yan. At nakadisplay po ito sa Intramuros, Manila, na malapit po sa Baluarte de San Diego. Nandito po ako ngayon sa Baluarte de San Diego Garden. Ayan. Guys, bago po kayo pumasok sa loob ng Baluarte de San Diego Garden, ay ito muna ang una ninyo makikita dito, ang gate ng Baluarte de San Diego. Nandito po ako ngayon sa loob ng Baluarte de San Diego Garden. At pagpasok ko po sa loob ng Baluarte de San Diego Garden, ito po ang nakita ko po sa loob ng Baluarte de San Diego Garden. Ayan. Nakasulat, "Welcome Baluarte de San Diego." Ayan. Lalapit lang po ako ng konti para makita natin kung ano yung nakasulat doon. At ang nakasulat doon ay tungkol sa history ng Baluarte de San Diego. Ayan. Pagkatapos niyan, punta po tayo sa other side para makita natin kung ano pa yung mga atraksyon na makikita sa loob ng Baluarte de San Diego Garden. Ayan. At ang nakita ko po doon ay ang hagdanan na papuntang taas ng Baluarte de San Diego. Nakita rin natin ang isa pa sa mga atraksyon. Ito yung equipment na ginamit ng panahon ng Kastila. Pero ngayon, isa na itong artifact na nakadisplay sa loob ng garden ng Baluarte de San Diego. Ayan. Pagkatapos, pupunta tayo doon para makita pa natin ng maayos ang equipment na yan. Yan. Yan ang other side. Medyo luma nga lang, pero nakadisplay pa rin yan dyan. Sa loob ng garden ng Baluarte de San Diego. Mayaman sa kasaysayan ng Intramuros. At marami ring kwento ang nasa lugar na Intramuros. Ayan. Yan ang other side. And then, dito po tayo sa kabila. Ayan. Ito na po yung kabilang side. Ayan. Magkatapos niyan, meron pa akong nakita dun. Tara, tignan natin. At ang nakita ko doon ay isa ring artifact. Ito yung sinasabi ko po sa inyong isa pang artifact. Ayan. Tapos iikot ako sa kabila para makita pa natin kung ano yung itsura ng artifact na nandyan sa harapan natin. Ayan. Ito yung kabilang side. Ayan. Pagkatapos, again, iikot ako. Again. Ayan. Kitang-kita nyo naman na luma na ang nakadisplay dito, pero kinukonsider na attraction yan. Kasi, para maalala natin kung ano ang nangyari ng panahon ng Kastila. Ayan. Buti na lang at naisalba pa nila ang mga artifact na yan para makita pa natin kung ano ang itsura ng mga artifact na yan. Ayun. Pagkatapos, bukod sa mga yan, may nakita pa akong isa dun. Tara, tignan natin. Salamat sa Diyos at nakisama ang panahon. Amen. Ito yung sinasabi ko pa sa inyong mga artifact. Isa siyang kanyon na nakalagay dito sa loob ng garden ng Baluarte de San Diego. Ayan, yung kanyon na yan. Ginamit yan ng panahon ng Kastila na hanggang ngayon nakadisplay pa rin dyan. Ayun. Pagkatapos, meron pa rito. Medyo aatras lang ako ng konti. Ayan. Maliit nga lang siya, pero ginamit yan ng panahon ng Kastila. At alam kong malakas din yan. Ayan. Tara na, punta tayo sa mga garden ng Baluarte de San Diego. Ito yung mga garden. Nakita nyo naman na green na green ang mga halaman dito. At fresh na fresh ang mga halaman dito. Ayan. Perfect na perfect para mag-relax. Tapos sa mga wall na yan, yan ang wall na matatagpuan dito sa loob ng Baluarte de San Diego. Ayan. Tara, maglibot-libot po tayo
para makita natin ang Garden ng Baluarte de San Diego. Ito ay medyo madilim. Para siyang kuweba. Ayan. Nanandyan sa loob ng Garden ng Baluarte de San Diego. Ayan. Napakaganda ng garden na ito. At naniniwala ako na nakaka-good vibe sa mga garden. See, nakita nyo naman po kung gano'ng kaganda ang puno na yan. Ayan. Patapos, tara, maglipot-lipot po tayo. Pati ang damo, imagine. Ang ganda-ganda rin ng mga damo. Green na green at fresh na fresh din. Ayun. Anyway, salamat po sa mga nanood. Ayan. Salamat din po sa mga subscriber. Ayan. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa Kwentong Vlogger. Ayan. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, please, mag-subscribe na po kayo. Ganito lang po ang gagawin ninyo. Manood lang po kayo ng mga video sa Kwentong Vlogger. Ayan. Pagkatapos nyo manood ng video dun, i-click nyo po yung like, subscribe, and click the bell button para makareceive po kayo ng update at mga fresh episodes ng Kwentong Vlogger. Habang naglalakad-lakad ako, ay meron ako nakitang isang attraction dun. At ang nakita ko dito ay ang fountain. Ayan. Yung fountain na yan ay nasa Baluarte de San Diego Garden. Ayan. Pagkatapos sa fountain, ito yung pader na nandito sa loob ng Baluarte de San Diego Garden. Yan. Yung pader na yan, nakakonek yan dun sa taas ng Baluarte de San Diego. Ayan. Alam nyo ba kung ano meron sa taas? Nandun ang circular fort. Yun ang pinaka main attraction dito sa Baluarte de San Diego. Ayan. Tara, puntahan natin ang hagdanan ng papuntang taas. Ayun. Sa ngayon, ang napapanood nyo po ngayon ay ang Garden ng Baluarte de San Diego. Kasi pag nagpunta po kayo dito, ito po ang una nyo makikita, ang Garden ng Baluarte de San Diego. Bago nyo marating yung taas ng Baluarte de San Diego. At ito na po yung hagdanan. Yan, papunta po yan sa taas. Yan, pero bago nyo po makita kung ano ang nasa taas ng Baluarte de San Diego, makikita nyo po yun sa part 2 ng episode na to. Kasi ang part 1 na napapanood nyo ngayon ay tungkol sa Garden ng Baluarte de San Diego. At ang part 2 ay tungkol sa taas ng Baluarte de San Diego. Yun ay ang circular fort na nasa taas ng Baluarte de San Diego. Kaya again, ito na po yung hagdanan. Bago po ako mag-say goodbye, maraming salamat po sa inyong lahat. And then, okay. Bye-bye.